baka nakakalimot si Hontiveros. Hindi niya alam yung ibig sabihin ng maging isang mahusay na oposisyon, no? Ang pagiging mahusay na oposisyon, pinupuna mo yung mga pagkakamali, hindi mo tinuturuan yung mga nasa administrasyon. Dahil yung mga nanalo sa demokrasya, no? Yung majority, siya po ang nasusunod sa demokrasya, no? Baliktad yung ano eh. Pasensya na kayo kung bakit ako nakamas. Bungi po ako ngayon. Kala ko ginagaya na ako ni Sir Batong. Bungi din po kasi tayo. Yung harap natin walang ipin. Kaya nagmamask po tayo. Kabubungi ko pa lang. Kaya sa ngayon lang po nakalam. Okay. Kung gusto nyong maging mahusay na oposisyon at bibili pa mga tao, thank you very much kay Ronald De La Cruz sa 75 stars. Ay, punahin ninyo yung mga pagkakamali ng administrasyon, hindi po yung diskarte. Iba po yung diskarte na wala pang pagkakamali sa pagkakamali na pinupuna nyo. Ang alam ko, dapat na trabaho ng oposisyon, pag nagkamali yung administrasyon, pupunahin. Yun ang healthy, di po ba? Ganun ang healthy na opposition. Eh, ang opposition po rito sa atin, hindi. Wala pang pagkakamali yung administrasyon, pinakikialaman na pati appointment, pati yung wala pang natatalaga ng mga secretary. No? Hindi po ganun ang opposition. Ayan ang problema pag ang opposition natin ay may kakitira ng utak. Di po ba? Gleo Glenn Artap, thank you very much sa 5 star. No? Hindi po gawain ng oposisyon yung turuan yung pangulo at turuan yung vice president ng kanilang mga dapat gawin. Ang trabaho nyo, pag may nakita kayong pagkakamali, pupunahin nyo. Eh, wala pang pagkakamali. Mas marunong pa eh. Ang gusto nila, sila masunod. Okay. Katulad po nito, no? Ito po. Eh, kaya lang, mali siya ng binanatan, DepEd ang binanatan niya. Alam niya naman mga ugali ng Duterte. Hindi mo babanatan ng mga Duterte na hindi ka sasagutin. Diba? Hmm. Ito po ang sabi ni Senator Risa Hontiveros. In issuing Presidential Decree 1081, then President Ferdinand E. Marcos Sr. placed the country under a state of martial law. DepEd should not be enabler of martial law rebranding. Oh, yan rebranding, pauso na naman nila, no? Rebranding daw ang ginagawa ng DepEd. The continued existence of school material that one-sidedly frames the martial law period as new society is a blatant failure of our education authority to ensure the truthful, factual, and complete historical narration of the Marcos dictatorship and instead enables its propaganda. Okay. Alam nyo, rebranding daw ang ginagawa ng DepEd sa martial law, no? So, hindi na raw nila sinasabi yung martial law, rebranding, bago na raw ang tawag nila sa martial law. Yun po yung bagong lipunan o new society. Eh ako, alam mo, Hontiveros, magkasing edad lang naman tayo, no? Ako, public school, siguro kayo hindi tinuturo sa private school yan eh. Hindi siguro tinuturo sa private yung bagong lipunan. Pero kami, new society. Hindi naman sinasabi sa amin, martial law lang. Alam naming martial law noon. Pero alam din namin, ang nag-brand ng martial law si Marcos ng bagong lipunan. No? Eh, sa perang-pera na lang, pinapoint out nga kahapon ng ating mga viewers.
Pati nga pera natin eh. May tatak na bagong lipunan eh. Kaya, hindi po rebranding yan, no? Yung ginagawa. Hindi po yan rebranding. Yung bagong lipunan, matagal na po yan. Hindi po binabago yung bagong lipunan. No? Hindi po yung Marshall, oh. Ang bintang kasi nito ni Hontiveros, yung salita daw na Marshall, oh, nire-rebrand, ginagawang bagong lipunan. Marami po sa inyo, mga viewers, inabot po yung Marshall, oh, eh. Alam niyo kung ano yung sinasabi ko, eh. New society ang tawag natin dyan, di ba? Bagong lipunan. Ibig nyo sabihin, ngayon lang po ba yan, yung bagong lipunan na yan? Maghagilap po kayo ng pera nung araw, bagong lipunan na nakatatak, di ba? Yung mga 1970s. Kaya hindi po totoo na yung DepEd ngayon na pinamumunuan ni VP Sara Duterte ay nagkaroon ng rebranding. Nire-rebrand nila yung Marshall at ginagawa nilang new society o bagong lipunan. Dati pa po yan. No? Dati pa yan na bagong lipunan ginagamit na. Eh, may kanta pa nga kami yan. Eh. Yeah? Kinakanta pa natin. Yung panahon po ng kampanya, bago na yung tunog, di ba? Yung bagong lipunan. Pero, elementary kami, tanda-tanda ko yan eh. Kinakanta po yan kasabay nung Pilipinas Kong Mahal. Bagong lipunan tsaka Pilipinas Kong Mahal. Kabisado po lahat ng mga elementary student yan. Kaya huwag mo sabihin na binabago ng DepEd, ha? Nire-rebrand. Matagal na pong ang tawag dyan sa panahon ng Martial Law ni Pangulong Marcos ay bagong lipunan. No? Huwag tayong magbulahan. Ha? Oh, ngayon, dahil ang kinanti mo na ay DepEd, eh, hindi ubra kay Sara Duterte. No? Pag sabi naman sa inyo, magkaiba po yung ano eh. Magkaiba po yung diskarte o yung paraan ng yung leadership style ni Marcos at ng mga Duterte. Kung kayo po, ha? Nawiwili kayo sa kababaan at sa mga Marcos at hindi po nagsasalita ang ating Pangulo, eh ibahin nyo po yung mga Duterte. Thank you very much kay Beboy Barbarona na nagbigay ng stars. Ibahin nyo po yung mga Duterte. Pag bumanat po kayo ng banat sa mga Duterte, asahan nyo na may bawi. Ito po ang sinabi ni Sara Duterte. Bilang education secretary, wala po sa aking mandato ang pagsira sa integridad ng ating kasaysayan. Tama po yun. At ang DepEd ay walang panahon para sa historical revisionism na pilit iginigiit ng ilang mga anti-Marcos groups. Yan, di ba? Lahat ng grupo niya ni Risa Hontiveros, pati mga makabayan, mga historical revisionism na yan. Thank you kay Marita Mina na nagbigay ng stars. At inuulit ko, hindi totoo ang rebranding. The terms new society, bagong lipunan, and martial law are both historical facts. Oh, natameme ka ngayon. Kami, patunay kami. Elementary ako nun. Bagong lipunan tawag dyan eh. Tumingin ka sa mga pera noong 1970s. May tatak na bagong lipunan. Oh, mga joke pa nga nung araw. Yung pera mo, luma na. Wala pang bagong lipunan yan. Hindi na tinatanggap. Di ba may mga joke po na ganun? Na pag yung pera mo, walang tatak na bagong lipunan, hindi na yan tatanggapin. Totoo po yan. Kaya huwag mo sabihin na yan ay historical revisionism. Ha? Oh, isa pa. Makinig ka maigi. Hinihikayat ko ang lahat na mag-ingat sa mga pagkilos na malisyoso at naglalayong pag-alabi ng damdamin ng ating mga kababayan laban sa martial law gamit ang DepEd. O, yan ha.
Pinag-iingat po ni Inday Sara Duterte ng ating pong ng ating pong Vice President ng Pilipinas, yung mga grupo na to na ginagamit ng walang katapusan yung martial law, ha? Ginagamit pa yung DepEd para lang sila ay yung anti-martial law nila. Alam nyo, magbagong ano na kayo. Magbago na kayo ng estilo. Ha? Ito, real talk po tayo, ha? 1972 pa po ang martial law. 50 years na po ang martial law. 3 taon ako nung nadeklara yung martial law. After 50 years, martial law pa rin ang ibabanat ninyo sa gobyernong ito. Tatay niya. Tama, tatay ni Ferdinand Marcos Jr. yung nagdeklara ng martial law. Pero kailan po matatapos yung atake ninyo sa martial law? Kailan po matatapos yung paghingi nyo ng katarungan? Hanggang ngayon ba humihingi pa kayo ng katarungan sa mga biktima ng martial law? Alam po ninyo, real talk po, dapat lahat ng usapin ng martial law, natapos na dapat yan. Kailan dapat natapos yan? Nung nanalo kayo. Yun na po yung culmination ng martial law. No? Wala po akong pakialam, Tesimenes, thank you very much sa stars. Wala po akong pakialam, hindi ko po, bata pa ako niyan, hindi ko na maalam eh. Meron po bang mga biktima ng martial law? Malamang meron. Lalo na po yung mga kalaban ng gobyerno. Di po ba? Meron po bang biktima ng martial law? Meron. Eh di, kung may biktima, dapat lang may karapatan silang manghingi ng maningil. Eh sisingilin mo, sino sisingilin mo? Patay na yung mga nagdeklara ng martial law. Si Marcos Senior, patay na. Si Fidel Ramos, patay na. Si Fabian Ber, patay na. Sino pa sisingilin natin? Si Enrile? Eh si Enrile, bumaliktad nga si Enrile nung EDSA. Kakampin nyo na nga si Enrile. Thank you kay Dondi Gonzales. Dapat po may mga katapusan yung paglaban. No? Stages po yan. Ibig sabihin, ano ba pinaglaban nyo sa EDSA? Di ba yung mga supposedly kasamaan ni Marcos Senior? Di ba? Sabi nyo, masamang tao. O, nanalo na kayo. Tapos na yun. Ang tanong, bakit nakabalik yung mga Marcos? Simple lang po ang kasagutan dyan. Kaya po nakabalik ang mga Marcos dahil nanalo nga kayo, palpak naman ang inyong pamumuno. No? Bakit na nakabalik ang mga Marcos? Nanawa ang tao sa pamumuno ng mga dilaw. Ano pong uri ng pamumuno ng mga dilaw? Di, kalutangan, no? Laganap ang korupsyon, laganap ang kriminalidad, laganap ang droga, ha? Yan ang pamumuno. Sari-saring, kanya-kanyang korupsyon. Yung mga wala kang makitang proyekto. Takantaka nga ako rito sa mga followers nitong mga dilawa na to eh. Di ba? Takantaka. Ito pa isa. Hindi pa ba sapat sa inyo na mula nung nanalo kayo sa EDSA, pinasama na ninyo yung mga Marcos? Hindi ba kayo nagtataka? Ito, real talk mga kapatid ha. Siguro nakailang ulit na ako nito. Lahat ng umabot ng martial law, lalo na yung mas matanda, yung may edad na nung martial law, bakit, hindi ba kayo nagtataka kayong mga kabataan na hindi umabot ng martial law? Bakit yung mga totoong umabot ng martial law, ha? Yung totoong umabot ng bagong lipunan ni Marcos, hindi po sila tutol sa martial law. Karamihan. Pero yung karamihan ng tumututol,
Yung mga hindi umabot sa Martian, ibig sabihin, ha, yung pagtutol ninyo ay hindi sa inyong, hindi mula sa inyong karanasan. Kung hindi, mula yan sa mga naituro na ninyo, naituro sa inyo, no, na masama ang Marcos, ha,